It's now time for Brigada Love Story, your true-to-life stories for love with your DJ Sai and DJ Jobs. Welcome sa ating espesyal na segment sa Brigada Love Lines. Ngayon ay makakasama nyo kami upang halungkayin ang mga istoryang punong-puno ng inspirasyon. Tama ka dyan, partner, dahil ikaw ang bida sa kwento mo. Ang oras natin ngayon ay ganap na alas 11 ng umaga. Bungis-ngis! Andito na kami makukulit ng ungulit! Okay, class. Ano ang pambansang ibon? Chicken po, ma'am. Hindi! Kulay brown ito! Ah! Fried chicken? Hindi! Mas maliit ito sa chicken. Ah! Chicken cubes, ma'am! Get out! At ngayon, simulan na natin ang pagbasa sa ating love story for today. Dear DJ, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Brian, isang high school student. At nung nasa sinapupunan pa lamang po ako ng aking nanay ko, iwan na kami ng aking ama. Si nanay na ang tumayong ama't ina sa amin ni ate. Kaya lahat ginagawa ni nanay para maitaguyod kami. Kaya lang, hindi ko ito napansin. Naging makasarili ako. Dahil pakiramdam ko, mas mahal ni inay si ate. Nagsimula ang inggit ko kay ate nung nalalapit na ang kanyang debut. Kasi halos araw-araw nilang napapag-usapan at pinaplano kung anong dapat nilang gawin. Pakiramdam ko, naiisapwera na ako. Isang araw habang kumakain kami ng hapunan. Nay, kailan mo ba ako ibibili ng sapatos? Luma na po kasi yung sapatos ko at nakanganga na. Pinagtatawanan na kasi ako ng mga kaibigan at kaklase ko tuwing maglalaro kami ng basketball. Pasensya na anak ha. Wala pang pera si inay. Hayaan mo at lalaban ko yung sapatos mo at didikitan ko ng rugby para magmukhang bago at magamit mo. Pero bakit kay ate may pambili kayo ng gown tapos sapatos lang di mo pa ako maibili? Anak, isang beses lang sa buong buhay ng ate mo mararanasan niya yun. Kaya pagbigyan mo muna ang ate mo. Hayaan mo. Nak, may kumakatok. Pagbuksan mo kung sino yon. Brian, buksan mo yung pinto. Nay, si ate na lang po. Nak, sige na. Buksan mo na yung pinto. Ako na naman. Puro na lang ako. Wala na kayong nakita kundi ako. Utos kayo ng utos. Tapos, pag bibilin kay ate, puro kayo bilid dahil sa debut niya. Bayan, mga oras na yon, DJ, nagtaas ang aking boses at natumba ang upuan sa aking pagtayo. Alis! Hindi yan totoo, anak. Mahal na mahal kita. Kayo ng ate mo. DJ, sa oras na yon ay tumakbo ako palayo ng bahay at hindi na nila ako nahabol. Hindi na nila ako nakita dahil tuluyan na akong naglayas. Nakitira ako sa aking mga kaibigan, sumama ako sa mga sideline at sa trabaho nila upang mabuhay, magkapera at mabili ang sapatos na hindi maibigay ni inay. Gustong gusto kong ipamukha sa kanya na kaya kong bilhin ang gusto ko nang hindi nagpapabili sa kanya. Lumipas ang 5 buwan. Umuwi ako ng bahay pero si ate lang mag-isa ang nadatnan ko. Hinahanap ko si inay pero dinala ko ni ate sa cemetery. Nagtaka ako dahil sa pagkakaalam ko, wala naman kaming patay na kamag-anak samantalang iniwan lang naman kami ni tatay. Ate, bakit mo ba ako dinala dito? Hinahanap mo si inay, di ba? DJ, hinawakan niya ang aking ulo at sinubsob niya ako sa isang lapida. Ayan, si inay Brian. Patay na siya.
at namatay siya nang dahil sa'yo. Natulala ako sa aking nakita. Unti-unting nabugto ang mga luha ko sa aking mga mata habang binabasa ang pangalan ni inay sa isang lapida. Hinding-hindi ako makapaniwala na wala na ang aking ina. Hinding-hindi ako makapaniwala. Nagkasakit si inay nang dahil sa'yo, Brian. Nagkasakit siya sa sobrang pag-aalala sa'yo. Hinanap ka niya kung saan-saan. Halos hindi na siya kumakain sa kakahintay sa'yo. Kahit umuulan, hindi siya tumigil paghahanap sa'yo. Hanggang sa tuluyan na siyang nagkasakit. Tapos, naiinggit at nagsiselos ka sa'kin? Dahil feeling mo, paborito ako at mas mahal ako ni inay kesa sa'yo. Kung tutuusin, ako nga ang dapat mainggit sa'yo. Dahil nung nagkasakit si inay at na-ospital siya, ako yung nasa tabi niya. Ako! Pero ikaw yung hinahanap niya. Bukang bibig niya ang pangalan mo. Natatandaan mo ba? Tuwing may pasalubong si inay, hindi niya pinapagalaw sa akin yun hanggat hindi ka nakakauwi ng bahay galing school. Dahil gusto niya, ikaw ang unang makakita at makatikim. Tapos tuwing nagpapatawag ang teacher ko ng meeting, si tita ang pinapapunta niya. Samantalang sa'yo, busy si inay, siya ang umaattend sa meeting ng teacher mo. Hindi ako galit kay inay at hindi ko rin siya sinusumbatan, Brian. Gusto ko lang sabihin sa'yo na naging makasarili ka at nagbulag-bulagan ka dahil hindi mo man lang nakita ang pagmamahal at pagpapahalaga ni inay para sa'yo. DJ, nang marinig ko ang lahat ng iyon kay ate, ay wala akong nagawa kundi ang umiyak ng napakalakas. Hanggang sa may iniabot sa akin si ate na isang sulat na nakapagpalungkot ng sobra sa akin. Sulat yun ni inay para sa'yo. Ibigay ko raw sa'yo pag uwi mo. Dear Brian, anak. Kamusta ka na? Miss na kita. Kaya sana, umuwi ka na. Natatandaan mo ba yung alkansya na palagi mong tinatanong kung para saan yun? Iniipon namin yun ng ate mo para sa pang-college mo. Kaya sana, umuwi ka na, anak. Nabili ko na nga pala yung sapatos mo. Natatandaan mo ba nung unang araw na umalis ka? Umakatok sa pinto ang suki ko para magbayad. Kaya nakabili agad ako ng sapatos mo. Kaya sana anak, umuwi ka na dito sa bahay. Alam mo anak, nalala na yung sakit ko. Kaya sana, bago man lang ako mawala dito sa mundo, sana makita kitang muli at makasama ka anak. Nagmamahal, inay. Pagkatapos kong mabasa ang sulat na yun, DJ, parang tumigil ang mundo ko sa sobrang sakit na hindi ko maintindihan. Parang dinudurog ang puso ko. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Hindi ko man lang siya nayakap at napasalamatan sa siyam na buwan niyang pagpaaruga at pagdadala sa akin sa kanyang sinapupunan. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa pagpapalaki at hindi man lamang ako nakapagpasalamat sa pagpupuyat niya noon sa tuwing may sakit ako. Hindi man lamang ako nakapagpasalamat dahil ginawa niyang lahat, mapabuti lamang ako. At higit sa lahat, hindi ko man lang nasabi sa kanya na mahal, na mahal, na mahal, na mahal ko siya. DJ Jobs and Sai, sa ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa nangyari at sa nagawa ko sa nanay ko. Pero salamat kay ate dahil tinutulungan niya ako na magawa ito dahil lagi niyang pinapaalala sa akin na iyon ang gusto ni inay. Pagkatapos ng lahat ng iyon, bumawi ako kay ate. Pinaramdam ko sa kanya na mahal ko sila ni inay. At alam ko din naman na iyon ang gusto ni inay kung nabubuhay pa siya. Ngunit, DJ, ang higit sa lahat na natutunan ay huwag tayong magpadalos-dalos sa mga desisyon na pipiliin natin. Lalo na kung ito ay punong-puno ng emosyon. Lalo na kung itong emosyon na ito ay kalit. Dahil maaaring makapagdulot ito ng maling pagpili na magdadala sa atin sa sitwasyon na sa huli tayo pa rin ang masisisi. Hanggang dito na lamang, Brian.
Ayan, maraming salamat sa pag-share ng iyong istorya, Brian. Talaga naman kami ay iyong napaiyak sa araw na ito. Napakadaming naming natutunan, di ba, partner? Grabe yung kwentong yun, partner. Parang nadudurog din ako. Hanggang ngayon ay hindi ako makamove on, partner. Sobra, partner. Na-imagine ko nga, kung ako yung nasa sitwasyon niya, ang hirap. Kasi, alam mo yun, sobra-sobra pala yung pagmamahal ng nanay niya. Sa totoo lang. Sa simula pa lang. Kaya lang sa huli niya na naintindihan. True yan, partner. Pero sa ngayon, isama natin ang ating mga tagasubaybay na talaga namang nag-tweet pa. Yung iba, nagko-comment to, tingnan mo, partner, at nagtatanong. So, nakikita ko, partner, na ang dami-dami talaga ang gustong mag-share. Sige, partner, umpisahan natin yan sa pagbabalik ng... Bungis-ngis! Andito na makukulit ng ungulit! Okay, class. Mag-drawing kayo ng pinaka-paborito niyong isda. Yes, ma'am. Karding, ba't ang gulo ng drawing mo? Ma'am, bagoong po yan. Okay, partner. Dito muna tayo sa unang nag-tweet at ito ay mula kay Ma'am KC Escalante. Tunay na kakaibang pagmamahalang na ibibigay sa atin ng ating ina. Minsan, tayong mga anak ay bulag sa mga sakripisyong nagagawa nila sa atin. Nakaka-touch naman po ang inyong kwento for today, DJ Job Sensei. Bakit po kaya may mga ganun na tao yung hindi marunong makaunawa sa kanilang mga magulang? Hindi po ba dapat minamahal at inuunawa nila ang mga ito kapag talagang walang maibigay dahil alam naman po nating mahirap ang buhay sa panahon ngayon? Tama ka dyan, Miss Casey. Salamat sa iyong pag-tweet. Siguro kaya may mga taong ganun kasi, alam mo, hindi naman natin sila masisisi kasi maaaring mahinahanap sila or minsan may talagang kulang lang sa atin mismo. Minsan, tama yun, nakaka-apekto talaga yung estado din sa buhay. Pero di ba, kung may mga bagay man tayo nahihingin sa ating mga magulang at di nila agad yung mabigay, huwag tayong magtatampo, lalo na kung alam natin sa simula pa na ginagawa naman nila ang lahat ng ating mga magulang, yung sinasabi na kayod ng kayod, pero wala pa rin nangyayari, talagang kulang pa din eh. Diba partner, saka ang mahirap pa, kapag nakafocus tayo sa kulang, hindi natin makikita ang mga bagay na mayroon tayo lalo. Lalo na yung pagmamahal ng magulang na sobrang sapat na pala sa atin. Yun yung kanilang unconditional love. Tama ba, partner? Oho, partner. Tamang-tama ka. Ang lalim, ha? Sobrang lalim, partner. Pero alam mo, partner, ito ha, SKL. Naalala ko yung mga ganyan nung nag-aaral ako eh. Yung mga teorya sa panitikan. Alam mo, share ko lang din ha. Share ko lang talaga kasi dami din kasi dito sa comment section ng mga estudyante. Dami ding nakikinig sa atin. So, may nagtatanong pa. Ang bilis ha, sa pagtatanong nila, oh. Hindi natin mabilang. So, diba ang teorya na romantisismo, yan, partner ay ano, sa teoryang yan, namamayani ang emosyon ng pagmamahal. So, tulad na lamang ng ipinakitang pagmamahal ng ina ni Brian sa kanilang magkapatid. Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga anak, ay gagawin niya ang lahat kahit pa walang matira sa sarili niya. Pinakita rin dito ang halagang damdamin ng isang tao at ipinakita ito ng kapatid ni Brian at kung saan hindi naman napahalagahan ni Brian ang damdamin ng kanyang ina. Huli na ang lahat nung na-realize niya na mahal niya at mahal na mahal siya ng kanyang ina. Diba sobrang nakakantig ng damdamin yun, partner? Ay nako, nakakaiyak tuloy. Naiiyak tuloy ako. Anyways, next tweet naman tayo, partner. Aba, ayos yun, partner, ha? May power of wisdom ka ngayon. Alam niyo mga kabrigada, sa pagkakataong ito, mga legit yung sinasabi ni DJ Sai. Ito kasing partner ko ay hindi lang DJ, siya kasi ay isa ring guro at Filipino major pa, o diba? Marami tayong matututuhan. So sige, next tweet naman tayo. Ano ka ba? Nakalimutan mo, parehas tayo nag-shift ng course. By the way, ayan, basahin natin ang next tweet mula kay Binibining Erica de Torres. At ayon sa kanya, isa sa pinakamasarap na pagmamahal na nararapat nating maramdaman ay ang pagmamahal galing sa ating ina. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal na ito.
Walang magulang na nakakatiis ng anak, pero may mga anak na kayang tiisin ang kanilang mga magulang. Tunay na makabagbag damdamin ang kwento nyo ngayong araw, DJ Jobson Satay. Tanong ko lang po, anong payo kaya po ang maaari nyong ibigay sa mga kabataan na katulad ni Brian? Thank you, Miss Erica, sa iyong tweet. Tama ka dyan. Pero partner, totoo ba na may anak na kayang tiisin ang magulang? Talagang nakakalungkot pag ganun. Nako, sa mga kabataan natin dyan at lahat ng mga anak na nakikinig dyan, huwag nating hayaang umabot sa ganun. Sikapin na lang natin na maipakita at masuklian ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating mga magulang. Ako, sinasabi ko sa inyo, talagang nasa huli ang pagsisisi. Saka, diba, wala namang perfectong magulang. Pero bagamat ganun, kailangan natin silang tanggapin. Kasi diba tayo nga, tanggap nila ang ating weaknesses, ang ating strengths, so tayo din dapat. Tama ba ako, partner? Nako, partner, ay tunay na tunay ang mga sinabi mo. Grabe, partner, no? Ang dami nating nakukunan, natututunan na aral dito sa comment section sa mga estudyante, sa mga kabataan. Grabe sila. Tama ka dyan, partner. Kaya ito, basahin ko na yung sunod na nag-tweet mula kay Miss Crystal Gonsalvo. Nakakaantig naman po ng damdamin ng inyong istorya para sa araw na ito, DJ Jobs at Sai. Tunay nga po na walang makakatumba sa pagmamahal na ibinibigay ng isang magulang, mapananay man yan o tatay. Lagi lamang po nating alalahanin at isa puso ang mga sakripisyong ginawa ng ating mga magulang para sa atin. Matuto sana tayong magpasalamat, pahalagahan at suklian ang wagas na pagmamahal na ipinaramdam nila sa atin. Para po sa mga nakikinig ngayon sa inyong kwento, ano po ang magpapayo ninyo sa kanila? Maraming salamat sa iyong komento, Binibini Bristyle. Alam mo ba, partner, at para sa mga tagapakinig natin dyan, siguro sa puntong ito ay talagang marami ang naantigang damdamin katulad mo. At ang masasabi ko lamang sa ating tagapakinig ay magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Sapagkat tayo ay binayaan ng mga mapagmahal na magkulang at magpasalamat rin tayo sa kanila dahil lubos na pagmamahal ang ibinibigay at ipinaparamdam nila sa atin. Huwag sana natin questionin ang pagmamahal ng isang magulang ng dahil lamang sa isang bagay. Ang sakripisyong kanilang ginawa ay sapat ng dahilan para maramdaman natin na tayo'y kanilang mahal. Matuto tayong magpasamat at suklian ang kanilang mga pagmamahal. Di ba, partner? Wow, partner. Parang pang-miss you, ah. Pero grabe ang ating taga-subaybay ngayong araw, ano? Ito, napaka-active talaga nila at ang dami talagang nag-tweet. O, may pabati pa mula kayo dyan, Cyril Deliosa. Pabati po sa mga klasiko, kaibigan at guro ko po sa Filipino major na nakikinig ngayon. Okay, hello daw po sa inyo. Okay, salamat Ginoong Cyril. Ayan, may nag-tweet na ulit, partner, mula kay Binibining Angel Garcia. DJ Sai at DJ Jobs, napakaganda po ng istorya ngayong araw na inyo pong ibinahagi. Tunay po na isa po itong pagpapaalala sa bawat mga anak na dapat pahalagahan natin ang oras na kasama natin ang ating mga magulang. Katulad po ng dida sa ating kwento, natutuhan ko po na hindi dapat madaliin ang mga bagay-bagay dahil kung nagtitiis tayong mga anak, mas malaking pagtitiis at sakripisyo ng ating mga magulang para lang maibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. At dahil nabanggit niyo po kanina na parehas po pala kayong kumuha ng Filipino major, baka naman po matutulungan niyo po ako sa aking aralin sa tanong na paano po ba makikita sa kwento ang Choryang Classicismo? Partner, paano ba yan? May pahabol na tanong. Alam mo, ang tanging-tanda ko lang dito, kapag klasisismo ay mas pinapahalagahan ang kaisipan kaysa damdamin, tama ba, partner? Oh, partner, tama ka dyan. Kasi tulad dun sa ating kwento na binasa, ang namayani dun sa kapatid ni Brian ay ang nang isipin niya ang kalagayan ng kanyang ina. Diba, nung huli, inamin niya kay Brian na dapat siya ang nahihili. Eh sa pagkakataong yon, kung damdamin ang pinairal ng kanyang ate, hindi malayo na iniwan niya ang kanyang inay dahil na rin sa sama ng loob, pero hindi niya yon ginawa. Parang ganun, so sana Binibini Garcia ay nakatulong ito sa iyong aralin. Salamat sa iyo, Binibini Garcia. Partner, patulong din daw sa mat. Naku, partner, bala ka dyan. Okay, at para sa huli nating nag-tweet mula kay Binibining Ira Marie, nakakaiyak. Tunay ngang hindi kayang tumbasan ng kahit na sino ang pagmamahal na nakukuha natin sa ating mga magulang.
Hindi matatawarang pagmamahal at pagkalinga ang ibinibigay nila sa atin. Tunay na makabagbag damdamin ang inyong ibinahagi sa amin ngayong araw na ito, DJ Jobet Sai. Tanong ko lang po, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na sabihin sa inyong mga magulang kung gaano kayo nagpapasalamat sa kanila, ano po ito? May tanong si Binibining Ira. Ayon sa kanya, kung bibigyan daw tayo na partner ng pagkakataon na sabihin sa ating mga magulang kung gaano tayo nagpapasalamat sa kanila, ano daw ito? So, oh, partner Jobs, mauna na ako sa iyo ha. Sa aking mga magulang, mama at papa, kung nakikinig man po kayo ngayon, nais ko lamang pong sabihin na salamat sa inyong hindi matatawarang pagmamahal at kalinga. Patawad po sa lahat ng aking sala. Pangako, lahat ng pangarap nyo ay aking tutuparin. Lahat ng payo nyo sa akin at aking susundin. Salamat po sa inyong sakripisyo at mga pari kayo. Alam ko po na hindi ko kayang suklian o bayaran lahat ng ginawa nyo para sa akin o at para sa amin. Mamahalin ko kayo hanggang sa huling hininga ko. Hanggang sa mga angpa. Hanggang sa angpa ako ay magpantay o mawala man ako dito sa mundo. Kayo pa rin ang mamahalin ko at kayo pa din ang nag-iisang dakilang magulang ko. Pangako po na tutuparin ko po ang isa pang pangarap niyo sa akin. Magiging LPT pa po ako, mapa. At susuklian ko ang inyong mga sakripisyo kahit na minsan ay tigas ang aking ulo at sobrang kulit ko. Salamat po sa lahat-lahat. Wala na akong hihilingin pa, kundi ang buhay nyo ay pumaba pa. Mapa, salamat po. Aba, partner, mukhang naiiyak ka na ha. Ngayon ko lamang narinig sa boses mo ang mga salitang, sa bibig mo ang mga salitang yan. Akala ko joker ka lang. Bawi din pala sa'yo maging seryoso. Minsan. Pero tunay, talagang ramdam na ramdam ko ang pagmamahal mo sa iyong mga magulang. Ano ka ba? Hanggat may pagkakataon pa tayo na masabi na mahal natin sila ay atin ang sabihin. Kaya ikaw, magbago ka na. Napakaano mo talaga. Okay, okay. Ang oras po natin ay ganap na. Alas 11:30 ng umaga, kami po ay labis na nagpapasalamat sa lahat na nag-tweet, nag-share ng kanilang mga tanong at natutunan ngayon sa ating Brigada Love Lines. Kasama pa rin namin kayo araw-araw mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11:30 dito sa ating espesyal na segment. Ako po muli, si DJ Sai. At ako din po, si DJ Jobs. Maraming salamat mga kabigada sa inyong pakikinig.